yun ang hinihintay ko guys, yung part na yun, yung sa ilalim ng puting ilaw. Hi guys, maayong buntag sa iyong tanan. Once again, nagbabalik naman yung lingkod ngayong gabing ito, Felmark Flores. So guys, ngayong araw to, another reaction video na naman ang ating gagawin. Kasi guys, merong nag-request. According to her, gagawa daw tayo ng reaction video sa Buwan ni Miss Lyca Gairanod na song cover. So okay, I will do my best to have a good reaction video sa kanyang version na Buwan. And I'm so excited for this. Galing na mag-plugging guys ha. Curious lang ako guys kung sino yung nagigitara dito kasi you know yung plucking na ginagawa niya maganda. Maganda guys, yun ang nakakainggit. Ayun. Yun ang style niya talaga guys, no? Yung pagbali ng nota. Favorite niya talaga yung style niya. Kasi sa lahat ng ating reaction video, yung mga kinakanta niya is yung binabali niya yung nota, binibigyan niya yung sariling version niya. Ano? Yung version niya na magmamark sa atin na siya talaga yung original. Iba, iba yung binibigay niyang kulay sa mga kantang kino-cover niya. Lalong-lalo na to guys sa Buwan. Kasi acoustic siya, no? Kasi ang pagkakaalam ko, this Buwan na song is rock version. Kakaiba. Ah, yung control, grabe ha. Oh, diba? Diba? Yan yung mga style guys. Yan yung sinasabi ko guys. Yung parang may something na binibigay siya sa atin na magmamark sa atin talaga when she sing that cover song. Ito yung maganda sa kanya guys kasi parang original na siya ang kumakanta. Iba din, magaling, diba? Ang maganda kasi dito kay Lyca guys, is that ini-enhance niya lalo yung boses niya. No, kumbaga hindi lang siya nag-stick doon sa kanyang natutunan or hindi lang siya nag-stick doon sa kanyang genre. Kumbaga naging adventurous siya. Ano, kaya niyang kumanta ng birit, kaya niyang kumanta ng mga acoustic song at yung mga rock song, kayang-kaya niyang baliin 'yan, guys. For her own version, ha. Napakagaling nun, guys. 'Di ba? Napaka-flexible. Doon pa lang sa mga part na yon. Mabuhay ng malungkot. Ikaw ang napapasaya. Parang nagkikwento siya, no? Makakasama hanggang sa pagtanda. An hour, good niyo. Halim na tayo humiga. Ang lamig ng boses, guys. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Ang galing ng boses niya, guys, no? Para siyang punong-puno ng emosyon na parang siya yung may problema. No, tapos napifeel ko yung pakiramdam na meron siyang sasabihin sa atin na malungkot siya. Ano, yung song kasi binibigyan niya ng maraming emotion at tayo mga nakikinig is that mapifeel natin. Kasi guys, di ba yung song malungkot na nga. Tapos dinadagdagan pa niya ng maraming emotion, parang masasabi natin yung kanta is sobrang lungkot na talaga. Di ba? Kasi patong-patong mo yung emotion na nandoon eh.
ang galing talaga. Ang linis ng vocal niya, guys, no? Vocalization, no? Dito talaga kinukuha, guys, sa ano, no? Sa chan. Uy, bakit ang shake niya? Ayun yung guitarist nila, guys. I don't know kung sino yung guitarist dito, guys, ha? Ang perfect ng kanyang plucking, ang perfect ng kanilang combination. No, kasi nakikita mo yung ano eh, yung effort talaga ng binibigay ng dalawa. So sa paggigitara pa lang, guys, sobrang hirap na yan eh. Kailangan talaga once pag naggigitara ka, kailangan mo ng malawak na kaalaman sa pagtugtog ng gitara. So nakuha naman nilang dalawa, no, at yung kalalabasan is that ito, perfect, perfect. Grabe, guys, ang lungkot. Ang lungkot niya, guys, ang lungkot niya. You know, yung tempo, ang lungkot. Talagang ginagawa yung song na to para talaga sa kanya. Di ba? Nabi-feel niyo yun? Nabi-feel niyo yun na she's a storyteller? Di ba? Tsaka, sariling version niya yun. Ang sarap lang pakinggan kasi nakikita ko yung advancement ni Lyca, baga. Yung pag-adapt niya sa style na ito is that iba. Hindi siya nag-i-stick doon sa version ng kanta kung paano siya kinanta ni sino nga ba yun, guys? Yung kay Bamboo yun eh. Di ba? Hindi siya nag-i-stick doon sa tone noon. Ayun, binigyan niya ng panibagong kulay yung kanta. See? Grabe, ang clear pati ng voice niya. Oh. Wow, ang lakas maka ano, guys, maka Jason D. Pakinggan mo ang aking sigaw. Ang lungkot niya talaga, promise. Sobrang lungkot niya, grabe naman talaga, no? Yung version na to is pwedeng pang tulog. Lalo na sa mga broken-hearted. Talagang maiiyak ka sa kanyang version. Kasi ang daming emotion na nilagay niya dito, thousands of emotions talaga. No? Siguro, guys, pag napakinggan niyo to sa original na kanyang cover song, masasabi niyong ang sakit pala ng kantang Buwan, no? Ang sakit pala, lalong-lalo na pag kinanta ito ni Lyca Gairanod. Naghahalo-halo na eh ang lahat ng mga nararamdaman eh. Sarap, ang sarap sa tenga. Ay, Diyos mio, Marimar. Pinkish yung mukha niya, guys, ha? Pinkish. Yun ang hinihintay ko, guys, yung part na yun, yung sa ilalim ng puti. Diba ganun yung pag-rock version? Sa kanya naman, iba-iba yung taste, iba yung version niya doon. No? Parang nandun yung control ng voice. Ang lakas maka Jason D, guys, no? Na acoustic ballad. No? Ganda. Ang ganda ng kanyang song cover, guys. Sa dilaw na
Grabe, ang sakit no, ang lungkot ng pakiramdam ni Lyca pag kumakanta siya dito. Nox, napakaangas naman. Wow, ang angas dun guys. Sana guys mag-comment down below kayo no, kung anong nararamdaman natin sana sa kantang ito. Kasi ibang version talaga siya guys, ibang version, tsaka hindi siya katulad ng mga rock version na nag-kino-cover ng mga bagong henerasyon ngayon. So dito, merong originality na nangyari. Punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng emosyon yung binibigay niya dito eh. Marami pa siyang i-offer talaga guys sa atin. Nihiling ko na marami pa rin magbukas ng opportunity para sa kanya, no? Mapanood natin siya sa TV, sa ASAP, or kahit saan mang istasyon no, na siya ay kumakanta pa rin. Andito lang ako, sumusubaybay sa iyo, Miss Lyca Gairanod. At the same time, yung mga fans mo nandyan pa rin, hindi nawawala sa iyo. So again guys, maayong gabi sa tanan. My name is Felmark Flores, nagsasabing thank you. Amping sa inyong tanan.